ang litrato ni Regine Velasquez noong bata pa siya. Siyempre, meron ito, ang 45 RPM single ng Songbird noong Chona Velasquez pa ang pangalan niya. Meron din ang kauna-unahang album ni Regine nung nagsisimula pa lang sa showbiz. Kumpleto ang version niya. Ang lahat ng ito at marami pang iba, matyagang hinanap at kinumpleto ng ating hindi ordinaryong kolektor. Ito ang tinatawag na Songbird Museum ng mga Reginean. Tara, pasok tayo, pakita ko sa inyo aking Songbird Collection. Sa tatlong palapag ng bahay ni Mario, lahat ng sulok, makikita ang kanyang Regine Velasquez Collection. Bagong kampiyon contestant pa lang daw ang ating Songbird. Sinubaybayan na siya ni Mario. Napapanood ko siya linggo-linggo, iba-iba yung kanta niya. Sabi ko, ang galing ng batang ito, sana manalo siya sa Grand Finals. Tapos inabang ako siya noong December. Tapos ang kinanta nga niya nung Grand Final noon, In Your Eyes, siya ang nanalo. Sabi ko, ang galing talaga. Chona Velasquez pa ang pangalan niya noon. Inaamin ni Mario na kahit dekada 80 pa siya fan ni Regine, halos kamakailan lang niya inumpisahan ang kanyang koleksyon. Wala pa akong pambino. Ngayon meron na. Kaya nakakabili na ako. Sa unang palapag ng kanyang bahay, kung saan nakalagay ang kanyang kaset, VHS, CD, VCD at DVD collection, ipinagmamalaki ni Mario ang Regine CD collection niya. Tulad ng una at pangalawang album na ginawa ni Regine noong 1987 at 1990, ang mga CDs na sa ibang bansa lang inilabas. Tulad ng duet ni Regine kay David Hasselhoff na inirelease sa Germany, ang China-released retro CD na nabili niya sa halagang 5,000, My Love Emotion, na sa Japan lang inilabas. At ang Thailand-released single na Fly na nabili ni Mario sa halagang 10,000. Pinakamahal ko itong unreleased na Nurture the Gift. Nabili ko siya sa isang collector. Nung sinabi niya, 15,000 to. Natawaran ko ng 12. Buti pumayag. Kapag bumibili si Mario ng collectible Regine items, hindi lang isa ang binibili niya. Tulad ng ring na ito, 10 ang binili ko kasi gusto kong ipang-trade sa ibang wala akong mga tape o CD na ipang-trade ko siya. Lahat ng bagay na konektado kay Regine, meron si Mario. Kapag may mall tour, pinipilahan niya. Mga concert tickets at premiere nights na mga pelikula, nauunang magka-ticket si Mario. Makita lang ng personal ang kanyang idolo. VIP 1, C15. 2 months ago, nabili ko siya. Dito naman sa kwarto ko, andito yung mga t-shirt na kinolek ko na puro Regine Velasquez din. May MP3, MP4 din siya. Ipinagmamalaki ni Mario na naging bisita na niya sa kanyang bahay ang mga kapatid ni Regine na sina Ate Diane at Ate Deca. At ang isa sa katuparan ng kanyang pangarap, ang makapaglitrato sa nag-iisang Songbird. Natutupad yun nung taping ng Money Many Prizes. Sa ikatlong palapag ng bahay ni Mario, makikita ang mga damit at gowns ni Regine na binili niya sa opisina ng Aria Office, ang production house ni Songbird. Rahul Laurel ito, sinuot niya to sa SOP, kinanta niya yung Sino ang Baliw. Ito namang red, tapos itong yellow, gawa siya ni Pepsi Herrera. Ito sinuot niya to sa Songbird, kinanta niya yung Mahawi Man ng Ulap. Ito sa pictorial ng Kailangan Ko Ikaw. Ito 2000, pero ang ganda naman niya, Pepsi Herrera. Sa dami ng koleksyon ni Mario, napagsasabihan na raw siya ng ate niya na huwag nang bumili. Pero hindi niya raw talaga mapigilan ang sarili niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa idolo. Pag idol mo, talagang bibili mo kahit mahal siya. Pagbigyan niya ng gusto ko. Kasi wala naman talaga akong bisyo. Hindi ako nagarilyo, hindi ako may maala. Wala talagang bisyo, doon lang talaga.